Okay guys, punta tayo naman sa arraignment. Guilty or not guilty ang sagot. So, yon sa mga gustong makatulong, no, at sa mga naging respondent or accused na hindi pa alam ang gagawin, pero malapit na ang arraignment or oras na ang arraignment kinabukasan. Hindi nyo pa alam, hindi mo pa alam ang gagawin mo kung magigilty ka ba or not guilty. So ito ngayon ang pag-uusapan natin sa bidyong ito. So FYI, ano nga ba itong arraignment na ito? Ang salitang kanto nito, kung kayo ay nanonood ng pelikulang Pinoy, ito yung senaryo na babasahan ka ng akusasyon sa iyo. Na ang sinasabi ng mga judges, no, ikaw Poncio Pilato, inaakusahan ka ng pagkasalang ganito. Halimbawa, serious physical injury o kung ano-ano pang kasalanan. Inaamin mo ba o hindi? O guilty or not guilty? Yun, iisa-isahin natin yang magiging advantage kapag nag-guilty ka or kapag nag-not guilty ka. So, kapag nag-guilty ka ba, ibig sabihin yan, o ano, ay detalo ka na. So, kapag nag-not guilty ka ba, ang ibig sabihin yan, hindi porkin nag-not guilty ka, ay hindi ka matatalo. So, may advantage, mayroon disadvantage. O, unahin natin yung disadvantage. So, yun. Well, gayon guys, kapag na ang respondent or isa man sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo or relatives nyo na gusto nyong tulungan, i-advise nyo ganito. Kapag nag-guilty siya sa allegation na kanyang hinaharap, so ang posible nito ay matalo na siya kasi inamin niya na. 'Di ba? So, pero may mga ano 'yan. May advantage din yan kapag nag-guilty ka. O ano bang advantage niyan, pulisya ko? For example, ganito. Mabigat yung allegation sa'yo at mabigat yung kasalanan mong nagawa or krimen mong nagawa. Ngayon, kapag nag-guilty ka, posibleng ma-reward sa'yo yung probation. O, di ba? Or kaya, kapag nag-not guilty ka, tuloy-tuloy ang iyong pagkakulong habang nililitis yung kaso mo hanggang sa mapatunayan ka na beyond reasonable doubt or tinatawag nating marating yung final sentence. So, yun po yung advantage ng nag-not guilty. At kapag nahatulan ka naman, pag dumating yung points na yon, mas mataas na parusa ang makukuha mo at hindi ka makakaabel ng probation. For example, ang kasong illegal possession of firearms, so mabigat ang parusa niyan. So mayroong promo ang court ay ang piskal na kapag nag-guilty ka, i-reward sa iyo yung parusa na maximum of 6 years. O di ba, napakaganda? Tapos kapag nahatulan ka, ano pang gagawin mo? Mag-apply ka agad ng probation, lalong-lalo na kapag ikaw ay first offender, 'di ba? Okay. Punta naman tayo sa sagot na not guilty. O ang ibig sabihin nito, kapag nag-not guilty ka, ang ibig sabihin nito ay wala, hindi ibig sabihin 'yan ay wala ka ng kasalanan. Oh, sige, although bailable, sabihin na natin, bailable yung kaso mo. Nag-bail ka, nag-bail ang accused, at nakalabas. Pero, tuloy ang hearing nyo. Imaginin natin, napakalakas ng ebidensya mo. So, ang tanong, meron ka bang chance manalo? Ngayon, kung yung complainant ay mamimintin niya yung tinatawag na procedure or standard, hindi siya absent sa hearing, tuloy-tuloy lang, posible talagang mahatulan ka.
Pero ang chance mo dyan, for example, yung complainant mo is nag-abroad or napabayaan yung kaso, winning by default. So, pwede ka pang manalo. Di ba? Ganun ang posibleng nang mangyari kapag nag-not guilty ka. Lumalaki konti, konti lang naman, lumalaking konti ang chance mong manalo sa kaso kahit ikaw ay napakalakas yung laban, akusasyon na laban sa iyo. Yun po yung advantage. So maraming dahilan kung bakit ma-dismiss yung kaso. Ang common rason dito, yung mga winning by default or kaya yung complainant ay hindi na interesado, napagod. So hindi na umaati ng hearing ngayon. So panalo ka. Posibleng manalo ang accused sa mga ganitong senaryo. Pero pag maintain niya yung appearance niya, ay sabihin na natin, maraming pambayad, no? Mahirap manalo sa taong maraming pambayad. Lalong-lalo na kapag tinatawag na full support in terms of money. Actually guys, sa kaso talaga, kasi hindi natin alam, hindi nyo rin alam kung kailan ito matatapos. So, lamang dito ang maraming budget. Kasi meron siyang pambayad sa abogado. Kahit pumunta siya sa abroad, pwede siyang gumawa ng SPA in behalf of sa kanya. Pwedeng gamitin yung ibang tao at pwede rin gumamit ng abogado para tuloy-tuloy lang ang hearing. Unlike na wala kang fund, so mapipilitan ka talagang mag-give up ka nga. For example, ang lakas ng kaso mo pero wala ka ng fund. So mayroong tawag na hiring sa ibang bansa. So anong gagawin mo sa kaso? So i-abandon mo yung kaso mo. Kahit complainant ka, kasi nga tinatamad ka na, sa palagay mo wala ka naman mapapala. O, kailangan mo ng justice pero wala ka ng budget. So yun ang mga nakakalungkot na senaryo. At lalong-lalo na kapag ikaw pa ay naagrabyado, no? Nagrabyado ka na, gumagastos ka pa. Bayad ka doon, bayad ka sa abogado, appearance sa hearing, nagbabayad ka ng witness, o kaya nagbibigay ka ng pamasahe sa witness. So, nakakalungkot na maraming ganito na nadidismiss yung kaso nang dahil sa kakulangan sa fund. So, pagdating sa kaso, lamang na lamang ang maraming pundo. So, maraming nga dyan, nagmumura pa na shit, ang justice talaga sa Pilipinas ay walang kwenta. So, which is na, ako man po ay ramdam ko na totoo talaga yung ganung kasabihan. Na lamang ang may pundo, maraming pera pagdating sa kaso. So, hindi man natin aminin, no? So, halos lahat kasi ay nabibili. Pati yung impormasyon, pati yung delaying tactics ay nabibili. So, yun po ang nakakalungkot na sistema natin. So, siguro hindi pa ito panahon, dahan-dahanin natin, hindi pa natin panahon para magbago. So, hindi ko alam kung kailan din magbabago, no? So, bahala na ang panahon ang magsabi. So, yan lang po muna ang masishare ko sa videong ito sa arraignment. So kaya dapat tantahin nyo kung hanggang saan ang limitasyon nyo, hanggang saan ang itatagal nyo pagdating sa kaso. Maraming salamat mga kapatid sa suporta nyo. Ito nga pala si Pulisya ko at muling nagsasabi, no, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.